Okay, so guys, nandito na tayo sa may bandang ano no, bandang Novaliches. So galing tayo doon sa may Caloocan sa may Bagumbo. Hindi na ako nakapag-record kasi ang tindi ng traffic no. Okay, so guys, ito no, testing na natin. Ayun po yung takbo natin ngayon no. Gusto ko sana maruroting kaya lang talagang kanina nakapag 70 ako kanina. Alam ko mag-iwalay ka lulugo ako. Sana kasi ako sa ano, sa 25 sa Pido eh. Kaya nangyari yung ano, medyo ano, first time kong gumamit ng ano ng ito si Prism no, ginagamit natin siya ngayon pauwi ng Caloocan at galing tayo doon sa may Bagumbong, medyo malayo-layo din yung distansya na no. Mamaya titignan natin kung ilan yung distance niya no at hindi ko pa ho nakuha. So ngayon is nandito tayo sa may banda ano ba to? Sa Binam ano ba to? So shout out po sa mga ano doon po sa may bodega. Nakinunan natin ito, mababait sila no, wala akong masabi. Talagang lahat ng ating mga katanungan kanilang sinagot. So salamat, salamat po. Sir, pwede kong pisilin to? Opo, pwede po. Ito, naka-number 1. Naka-number 1 lang, ha? So yan po yan. Mabilis po niyang makukuha po yung 78. Sa tapos number 2? May number 2 po. Sige po, subukan na, sir. 97. So yung number 3 po, yan po. So, ako po ng 100 plus po. Hindi kayo isang pitik na sa Laguna agad ako. No? Isang pitik, nasa Laguna agad, no? Okay, so guys, ito yung magiging kasama natin. So, pakita natin yung compartment niya. Ito yung battery niya, no? Dito po, sir. Ilagay niya nyo yan dito. O, yun, no? Nakita niya naman, no? So, ito yung compartment niya. Pinaliwanag sa akin nila, sir, kanina, no? Kung gaano ka-safety yung battery natin. So, pinataasan nila yung battery na sa ganun. So, wala pong maging problema sa, ano, sa... Kung may mga tilamsik man. Oo. Sir, sa mga lagi nagtatanong sa atin, no? Mga napapanood ko ng mga ano mga nagba-vlog ng mga ganito is paano daw ba hugasan to, okay lang po ba hugasan? Okay lang naman po hugasan. Yung likod no? Opo, okay. So wag lang tatamaan tong battery. Opo, pati yung dito sa may controller. Okay, so yun guys no, ingatan niyo yung controller dito. Although na lahat naman ng mga e-bike ganun naman ang nagiging ano eh, no, na sa pag-iingat lang din talaga. Guys, good afternoon po sa inyo lahat. Welcome po sa ating Kuya Ed. So, nandito tayo ngayon guys sa Samayos at sa mga nagte-trending ngayon na talagang supplier ng big ano no ng e-bike dito sa may Caloocan. Okay, so guys, nandito tayo ngayon. No. Nakita niyo naman kung gaano kaganda tong mga unit natin dito. Ito si Prism C1. So, guys, no. So, meron tayong kulay blue, red and black. So, guys, ito ang napipisil ko na ano no. Na kulay, ito, itong white. So, ito yung magiging kasama natin sa araw-araw. So, hindi ko alam kung kukunin ko kayo sila, sir. So, hindi pa ako na, ano nila, sir, kung ano, kung maayos ba talaga to. Sir, pwede ba kayo matanong din, sir? Sir, anong power po nito, sir, kung ano, kadalasan? Uy, baka lumipad, ah. Ayun, sir, bali, naka 3,000 watts na motor hub na siya. Uh-huh. Then, yung battery po niya is life po 4, na wow. 30 amperes po. Mm-hmm. Then yung controller po niya is 100 ampere. Kaya tumatakbo po siya ng 100 kilometers per hour po. Sir, pwede kong pisilin to? Opo, pwede po. Ito, naka number 1. Naka number 1 lang, ha? So yan po niya. Mabilis po niyang makukuha po yung 78. Sa tapos number 2? May number 2 po. Sige po, subukan niya, sir. Alis na, sir. 97. So yung number 3 po, yan po. Hindi kayo isang pitik doon, sa Laguna agad ako. No? Isang pitik, nasa Laguna agad, no? Okay, so guys, ito yung magiging kasama natin. So, pakita natin yung compartment niya. Ito yung battery niya, no? Dito po, sir. Ilagay niya nyo yan dito. O, yun, no? Nakita niya naman, no? Pagbukas. So, ito yung compartment niya. Pinaliwanag sa akin nila, sir, kanina, no? Kung gaano ka-safety yung battery natin. So, pinataasan nila yung battery na sa ganun. So, wala pong maging problema sa, ano, sa... Kung may mga tilamsik man. Ako, oo. Sir, sa mga lagi nagtatanong sa atin, no? Mga napapanood ko ng mga ano mga nagba-vlog ng mga ganito is paano daw ba hugasan to, okay lang po ba hugasan? Okay lang naman po hugasan. Opo. Yung likod no? Opo, okay. So wag lang tatamaan tong battery. Opo, pati yung dito sa may controller. Okay, so yun guys no, ingatan niyo yung controller dito. Although na lahat naman ng mga e-bike ganun naman ang nagiging ano eh no, na sa pag-iingat lang din talaga. Hindi porket meron tayong electrical na ganito is buhosan ng buhos, hindi. Kailangan din natin talaga na ano na ano din, caution po. Oo, yun din yung pinaka-safety niya. Kasi lahat naman is may electrical eh. So, dito sa gulong, sir, pwede, no? Pwede po, sir. Okay, so dito. So, ganun din sa harapan, guys, no? Pwede rin sa harapan. Kung ano, ganda ng mag, sabi, oh. Lagyan mo, kulay pa lang, no? Ang sukat po nito ng gulong,
Ano po? 10 na po siya, bale. Ah, 10, okay. So, ito may nakita niyo naman, may nakalagay na lithium powered, no. Ayun, no, guys, no. So, dito lalagyan ng fuel niya, sir, no. Yung anong tabi ito? Ano po? Brake fluid po. Brake fluid. Sir. Sir, pwedeng isang busina, sir. Kung ako. Tawagan natin, sir. Ayun, no. Ayun. So, gaya ng binanggit nyo kanina, sir, na ano, pwede ba malaman namin, sir, yung ano kanina, binanggit nyo kanina na ano, yung tungkol sa BMS ba yun? Oh, yes po. Si, ano po kasi, Prism J1 po, is naka-lithium na po siya, life po 4, and meron po siyang BMS din na kasama na po. So, yung po sa BMS is, pinaprotektahan po natin yung battery po para mapahaba pa yung span. So, yung discharge po niya is up to 20% level, then yung maximum po niya, pwede pong ma-charge po siya doon sa pinaka-taas po. At magka-cut off na po yung BMS kapag na-reach niya na yung certain maximum po na voltage na nakaset sa BMS. Mm-hmm. Then, on the next, ano po, next week or next month po, is available na po yung naka-smart BMS po na unit natin na Z1 po. So, yun yung babalik ako dito para, yes, ano, ano, yun, no? Okay. Yes po, sir. So, sir, tanong ko lang, nabanggit nyo kanina, ano, na next month pa pala ang pinaka-launch talaga nito, no? Yes, tong po, next e-bike month natin. Po yung pinaka-launch po talaga niya. Yung official lunch po na. Okay, so guys, no, makikita nyo kung paano paanda rin sa EDSA to. Papakita ko sa inyo, no. So kasi talagang ito, talagang nagustuhan ko talaga itong ano. Ito yung magiging kasama natin tsaka si Pido sa araw-araw natin na vlog, no. So yun, salamat kay Marvin, Marvin Vlog, na napanood ko sa kanya. Kina sir, o, kina sir, no, taga Prism dito, no. So wala na akong ano, siguro pinakamaganda siguro dito is palalagyan ko na lang siya ng ano, waterproof case o kahit hindi na. Kahit hindi na po. Kahit hindi na, no? Kasi naka-silyado na siya. Sealed na po, no? Sir. Sealed po talaga yung ating battery. Mm-hmm. So, ingatan lang natin talaga dito is yung wire at saka siyempre yung dito. Sa may controller side po niya. Oo. And meron din po siyang ano po, breaker po. DC breaker. So, pag ano po, pwede niyo pong patayin siya dito. So, sir, automatic po ba yung charger nito, no? Pag namamatay. Automatic cut-off po. Bali, meron po siyang dalawang cut-off sa battery. Ay, sa charging. Mm-hmm. Yung isa po, nang gagaling ang cut-off sa BMS, din yung isa po sa charger. Oo. So, ang mangyayari po, pagka full charge na, yung charger po, hindi na siya magtutuloy ng voltage papunta sa battery. Wow. Then si BMS naman po, hindi na po niya papapasukin ng voltage po, papasok sa battery. Kaya safe po yung battery natin. Okay. Okay sir, sa mga nagtatanong sir, magkano naman daw po ang price nito sir? Introductory price po is 69,995 po. Ayun. So, life po 4 battery. Okay, so yun, no? Lithium na, no? Lithium po. Life, ano? Life po 4. Oh, yun, life po 4. Pasensya na po dahil first time natin magkaroon ng ano ng e-bike na ganito kaganda. So, guys, no, kung yung mapapansin dito, napakarami dito ng kaganda. Ayan, no? So, ilalunch na to next month, sir, no? Yes, next month. Ayun. So, guys, pumunta na kayo dito. Dahil makikita nyo sa vlog natin, itatry natin magbiyahe ng EDSA kung gaano siya kaganda or kaano. Sa tingin ko naman, smooth na smooth yung ano nito dahil may mga nakita na tayo ng nag-vlog nitong ating ito, no? Itong ano. So sir, sige. Talagang ano, nagpursadahan ko din 'to eh. Puti ako, puti ako. Ano bang color ang mabenta sa inyo? Pinakamatay po natin, usually po is white kasi siya po talaga yung best-selling sa lahat ng colors. Ayun. Sir, may previous tayo dito, sir. Yes po. Ayun, so yun. So guys, dito lang po 'yan sa may anong address niya, sir? Block 12A, lot 53, Ilang-Ilang Street, Saranay, Bagumbong, Caloocan. Okay, so guys, tara, samahan niyo ako at mamaya babiyahe tayo. Kuya, thank you, kuya. Thank you po. Okay, so guys, nandito na tayo sa may bandang ano, no, bandang Novaliches. So galing tayo doon sa may Caloocan, sa may Bagumbong. Hindi na ako nakapag-record kasi ang tindi ng traffic, no. Okay, so guys, ito na, no, testing na natin. Ayan po yung takbo natin ngayon, no? Gusto ko sana ng baruroten. Kaya alam, talagang kanina nakapag 70 ako kanina. Talagang ako mag-iwala yung kaluluwa ko. Sana kasi ako sa ano, sa 25 ko sa Pido eh. Ayan nangyari yung ano, no, medyo ano, first time kong gumamit ng ano, ng ito si Prism, no? Ginagamit natin siya ngayon pauwi ng Caloocan. At galing tayo doon sa may Bagumbong. Medyo malayo-layo din yung distansya na, no? Mamaya titignan natin kung ilan yung distance niya, no? At hindi ko pa ako nakuha. So ngayon is nandito tayo sa may bandang ano ba to? Sa Dinam, ano ba to? Ano ba 'yung pa rin? Parang tali pa pa eh. Diyan, no? Tingnan niyo naman, no. 52 so, pero number 1 lang po ito, guys, ha. Number 1 lang tayo. Pero kaya niyang ano, kaya niyang sumebenti. Ayun, no. Natatakot nga ako.
First time ko tumawak ng ganito. Nasanay ako sa pido. Kaya lang, okay din eh, yung nangyari kanina, yung traffic, tsaka yung singitan ba. Nasa okay na, natuto na rin ako bigla eh. Oh, di ba? Oh, 53 oh. Nasanay ako sa benching ko ba. Ngayon, medyo okay na. So, hindi pa tayo nakapag-try ng number 2, no? So, mamaya tatry natin yung number 2, number 3. Kaya lang, ewan ko lang kung nakadikit pa yung kaluluwa ko. Eto nga lang, eh. Oh. 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 Oh, 66. Oh, 69. Tama na. Ganda lang tayo, guys. Hanggang 50 lang po tayo, ha? Hindi po natin kaya makipagsabayan sa kanila. Ito, nandito tayo sa may SM, ano ba to? SM Hypermarket. So, ng ano ba to? Hindi ko alam kung yung lugar na po tayo. No? Basta sabi, diretso lang daw po, papuntang Balintawak eh. Try natin na i-diretso ha. O, oh, yan o. Oh. Oh, ayan, 65 o. Oh. Isang pitik lang. Isang pitik lang, nasa Laguna ka na. O, oh, diba? So, mabilis tong si, ano, si Trisim, no? So, kanina, tinesting namin siya ng doon, no, sa may bodega. At umano siya ng 104 kilometers. So, ngayon, tinesting natin siya ngayon habang tumatakbo. Sa tingin ko naman is talagang ano. Kasi ano pa lang, eh, no? Kumbaga, ano pa lang natin, eh. Pasample pa lang, pero pumalo na ako ng 60. 6670, pinakamataas ko kanina. Kasi tatatakot din po ako, guys, na, ano, no, na tumaas ng ganun dahil hindi po tayo sanay sa ano, no, sa mahabang or mabilis sa biyahe. Okay lang tayo na ano, okay lang tayo na medyo mabagal basta makakating tayo sa pupuntahan natin. Ako po, nakakatakot pag masyado mabilis. Tapos eh ano. Diyan nakita niyo naman kanina, mamaya ano, yung sa may pinaliwanag ng mga technician kanina na wala nang problema sa ano sa kanya sa ano sa pag-washing dahil mataas po yung kanyang battery. At saka po sa mga gulong, wala po magiging time problema. Yun lang, pagmento. Yun. So kanina, no, medyo nabibigla din ako dahil may pitik-pitik pa ako kanina eh. Pero ngayon, medyo okay-okay na. O, yun, no, sa kayang-kaya na may pagsabay. So, sarap gamitin, lambot. Napakalambot. Totoo pala sabi ng mga ibang vloggers, no, yung napanood ko, na malambot siya. Guys, malambot, napaka-smooth. Kanina may paakyat kanina doon kasi sa may bandang Novaliches, may bandang paakyat eh. Sa may papuntang Bagumbong, wala. Ano? Kumbaga, okay na okay sa kanya. So sabi sa akin, tinanong ko, no, dahil bahal uuwi tayo na medyo malayo-layo eh. So sabi ko sa kanila, baka mamaya hindi ako makarating. Eh ang sabi nila, kung Caloocan lang din daw or monumento, baliwala lang. So mamaya titignan natin na kung ilan yung tinakbo natin kasi hindi ko pa ako nakita eh. Mamaya titignan natin sa Waze kung ilan, kung hanggang Bagumbong mula doon sa may sa amin. So titignan natin maya-maya pagdating natin sa bahay. So sa ngayon, enjoy muna natin yung ating biyahe. Ito ngayon, nandito tayo sa may kahabaan po ng MacArthur. So shoutout po na sa mga kababayan po natin dyan at patuloy pong nanonood po ng ating mga videos. And sa mga susunod na araw, makakabiyahe na tayo sa mga... Makakabiyahe na tayo sa mga bandang ano, no? Bandang Paranaque. Mabilis na tayo dyan, di ba? Mabilis na natin ng konti. Oh, ayan na. Oh, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 70, 73, 74. Makapag-iwala yung kaluluwa ko rito. Tama na. Bilis. Grabe. Number one lang yun, guys. Number one. Number 1 pa lang tayo, hindi tayo nag-number 2 kasi nakakatakot. Siguro sa akin, okay na sa akin yung number 1, no? Hindi ko na kailangan mag-number 2. Ano to, pwede Baysa, nasa Baysa tayo. Baysa, so konti na lang, isa papunta na tayo ng Balintawa. So yun, no, yung voltage natin, kanina umalis tayo ng 65. So naglalaro ng 64. Ayan, no. So sabi nila kuya, no, walang problema miski bumiyahe tayo ng naulanan kasi unang-una ay sa may cover yung mga ano niya, yung mga wiring at saka po yung kanyang baterya eh merong ano, merong suporta dahil may nakalaksya, no. Nakita niyo naman kanina.
Mamaya ipapakita ko sa inyo yung gano'ng kaselyado yung baterya niya, no? At hindi po nakakatakot na ibiyahe. Lalo pag umuulan, naku, talagang panis sa kanya ito sigurado. Kaya lang, kailangan lang is, kailangan lang matinding charge. Then next month, babalik tayo sa kanila para yung natitirang baterya natin is aayusin nila, pakuko natin daw nila yung baterya natin. So grabe, no? Talagang full support yung ating mga technician doon sa may prison, no? So shout out po sa mga doon po sa may bodega na kinuna natin ito, mababait sila, no? Wala akong masabi. Talagang lahat ng ating mga katanungan kanilang sinagot. So salamat po. Then ito, no, kanina nag-aalangan tayo na bumiyahe kasi siyempre first time kong gumamit ito at saka malayo yung ating biyahin. Pero sa akin naman, wala na. O yan, no? Okay na. Lakas ang preno. Yun nga lang, yung may mga kapag matangkad dito talaga, no, matangkad yung magdadrive nito. Alam mo, nasa 6 flat. Medyo kapag ito, tignan nyo ito, ayan o, kitang-kita talaga, lalo pag naka-short, talagang kitang-kita talaga yung mga pinagkakatago-tago. Lalo pag malobo yung short, patay na, yari na. Kailangan naka-boxer short ka dito or naka-cycling kapag matangkad ka po. Kaya talagang makikita yung mga dapat di makita. Bababa kasi siya, pero okay lang. Tsaka ano yung kagandahan ito, maluwag yung harapan, no? Maluwag, meron pang compartment na mapaglalagyan ng mga gamit. Or bigas, kasyang-kasya, isang bigas dito sa harapan. Kasyang-kasya. Magagamit natin to guys, sa food pack natin, sa mga ginagawa natin pagbibigay ng pagkain. Sa, lalo pag gabi, no? Magagamit natin siya. Kasi yung bike ko dati, inalagay ko sa compartment sa likod, minsan nalalaglag eh. So ngayon hindi na kasi unang-una is may lalagay na sa may harapan. Kaya medyo makakalis na tayo ng ating mga pinagkakaanuhan. Ito, mga toto dito, mga kababahan natin na to. Okay, so guys, papuntang ano na tayo, papuntang Fifth Avenue. Dito sa may Kalokohan. Pauwi na ako sa amin, no? So maya-maya is nandun na tayo. So yun, no, alas walang bawas yung voltahin natin. Grabe. Talagang ang lapit, no. Alas walang bawas yung voltahin natin. Ang haba ng binyahin natin. Oh, why? Alright. Sarap gamitin, ang lambot. Tapos dito, kakanan tayo dyan. Skyway. Ayun, nagsiksik rin na. Open, no? 70 71. Pwede natin pindutin yung number to natin. Kaya lang, wag na. Okay na ako sa ganyan kabilis. Hindi naman tayo nagmamagdali eh. Okay lang yung ganyan. Mahirap na. Nakatiis nga tayo sa pido eh. Dito lang po ako sa may area ng C3. Yan, sa may Skyway. Dito lang po tayo guys, Kalokan. Okay, so hanggang dito lang po siguro tayo guys. At maraming salamat po sa inyong pag-support na panonood sa ating video. Maraming salamat po.